Okay, hello mga ka-jeepers. Welcome back sa akong channel. At muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga video. At ngayon naman po mga kasama ng mga ka-jeepers, lalo na po doon sa ating mga guro, no? Malapit na naman ang panahon ng INSET, yan, INSET time. So dahil nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ma-share na pwedeng maging idea, etc., etc. So ito, background ko, ito yung mga collection ko ng mga libro. Titingnan ko kung ano yung pwede ko ditong ma-share na pwedeng magka-idea ang mga guro para sa kanilang INSET time, at kung ano yung pwede ko ma-share. Bahala na, so titingnan natin. Tayo. So kailangan ang ma-share ko dito ay dapat yung talagang kapakipakinabang. So ito is all about methods, research and thesis writing. Ay nako, ilan na pala ito, kailangan ko mamili talaga ng pwede kong ma-share. So itong maliliit kasi mga write-ups lang yan. Ito, politika ng wika. O mga agos sa desierto. Ito maganda to. Ito, sishare ko to sa inyo. So ito naman maganda rin. So it's all about art, no? Painting, literature, dance, music, at iba pa. May dalawa na ako napili. Dito guys, pwede kayong, baka may gusto kayong i-request dito. Ito kayo. Ito ay book sa social linguistics. Ito po na pinili. Apat.
din maganda rin ito. Hello guys, so ito, nakapili ako ng 10 libro na i-share ko sa inyo ngayon para at least maging part ng inyong references sa inyong mga pag-aaral, sa inyong research, o kaya sa inyong pagtuturo, o kaya sa inyong mga INSET dun sa mga teachers natin. So, itong 10 libro na pili ko, so hindi ko pwede siyang i-share lahat-lahat ngayon kasi syempre very limited yung ating oras, so dapat maiksi lang yung video natin para hindi masyado mahaba. So, 5 lang muna. Then, sa susunod naman yung 5. Ayan. So, tingnan nyo po, mga kasama. Thank you. Sana may mapulot kayo, magka-interest kayo sa mga libro na to. So, una kong i-share sa inyo guys, itong libro ni Ambet Ocampo, no? The 101 Stories on the Philippine Revolution. So, lahat dyan ng mga mahilig sa social studies, history, ito po, pwede nyo itong hanapin, no? Basahin nyo po ito. Itong libro ni Ambet Ocampo. So, dito natin mababasa yung mga kakaibang storya behind the Philippine Revolution, no? So, may mga babasa. Alam niyo naman si Ambet Ocampo, ito yung modern, isa sa ating modern researchers na talagang nadidiscover niya yung mga bagay-bagay na hindi natin basta makikita sa mga ordinaryong history books. So, makakaiba siya, no? So, may mga sample dito, halimbawa ito. So, alam niyo bang may mga propesiya si Rizal at saka si Mabini? So, makikita yan sa page 183. So, malalaman nyo kung ano yung propesya ni Mabini. Tapos, U.S. deceived Aguinaldo. Ayan. So, the U.S. deceived Aguinaldo. Oh, bahala na kayo mag-interpret dyan kung ano ibig sabihin yan. So, ilan sa halimbawa? Ito pa, U.S. underestimated Filipinos. No? So, the title itself, mag-iisip tayo na Filipinos were underestimated by the U.S. Pero ang tingin natin sa kanila, ganun-ganun na lang kataas, diba? So, basahin po ninyo. Aguinaldo, dictator of the Philippines. So, akala nyo siya ba lang ha? Si Marcos lang yung hina-highlights palagi sa mga history books. No? Aguinaldo, dictator of the Philippines. Thank you.
ito naman guys ay pagpapahalagang sining sa Pilipino. Kumbaga ito po'y ito ay para sa humanities. Pwede itong sa ating mga MAPI teachers, pwede itong makatulong sa kanila as reference sila. Written by Jose A. Arrogante. So available ito sa National Bookstore. Papakita ko lang sa inyo ang table of contents para may idea kayo kung ano mga nalaman nito. So this is all about painting, sa literature, dances, music at iba pa. Yung table of contents. Ayan guys, pwede niyong giving reference to. So guys, para naman sa English and sa Filipino as regard to popular culture, yan, kulturang popular, pwede niyong gawin tong reference, The Heights, no? So this is a journal from Ateneo, kung di ko nagkakamali. Ayan, The Heights Journal, mga sanaysay sa kulturang popular. So translate, may ano siya, may English version and Filipino version. So ayan. So ito yung kanyang table of contents. So meron siyang ito ko sa inyo to.
Usually the 3 years. So kung gusto mo malaman tungkol sa discussion about popular culture or kultura ang popular, so dito mo makikita merong deep or malalim na pagtalakay si Soledad Reyes about popular culture, lalo na sa panahon natin ngayon. So malaman natin yung mga konsepto, related concepts as related to popular culture. Soledad Reyes, transgression and subversion, the case for popular culture. Ito naman guys ay pagbasa at pagsulat tungkol sa pananaliksik, ano, na ano to for senior high school. Ayan, pwede nyo gamitin to. The authors from UP. Si Lilia Antonio, naging professor ko pa yan sa UP Diliman. So ito yung mga talaan nila. At ang huli kong i-share sa inyo ngayon, guys, itong Paradox, no? The Art of Editorial Cartooning, Volume 1 by Jonathan Nakua, with foreword, yan, by Rene Aranda. Sikat na ano yan, na cartoonist. So, ito naman ay pwede ito sa ating mga cartoonist sa journalism. Ayan. Pagtuturo ng editorial cartooning. So, ayan, bibigyan ko na kayo ng idea, mga samples. So, ayan. Yan si Jonathan. Mga, yung mga nilabas niya dito ay mga award winning ito, mga kasama.
So ilan lamang yan, guys, no? So, medyo makapal yan. So ilan lamang yun sa mga sample. So pwede niyong gamitin ito. Contactin niyo siya. Ano ba ang contact number nito, si John? Ito. So meron siyang ano dito, guidelines. Ayan. 10 guidelines for a better editorial cartooning.